Tinawag ni Jesus si Juan na tagapagbautismo na higit na dakila kaysa sinumang isinilang sa daigdig. Si Juan ang nagbaptize kay Jesus at nakakilala sa kanyang pagiging Mesaya. Nang makita niyang dumaraan si Jesus, sinabi ni Juan na siya ang kordero ng Diyos. Malinaw na maraming verses na kilalang kilala ni Juan kung sino si Jesus, ngunit bakit siya nagkaroon ng doubt sa pagiging Mesaya nito? Sa loob ng selda nang galing ang tanong ni Juan kung si Jesus nga bang Mesaya. Baka nawala ng hope si Juan habang siya ay nakakulong. Baka may mga expectations siya kay Jesus or iba ang kanyang concept ng isang Mesaya at hindi tugma yon sa mga ginagawa ni Jesus. Whatever the reason kung bakit nagkaroon si Juan ng crisis of faith, ito ang observation natin. Kahit si Juan na tagapagbautismo, higit na dakila kaysa sinumang isinilang sa daigdig, ay nagkaroon ng mga doubts sa gitna ng pagsubok. Tayong mga believers ay mas malamang na makaranas ng ganitong response sa trials. Isa itong normal na bahagi ng ating faith journey. Ang mahalaga ay maalala natin ang sagot ni Jesus sa katanungang ito ni Juan. Nakakakita ang mga bulag, nakakalangkad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis sa mga ketongin. Nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at pinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Habang tayo ay dumaraan sa trials, patuloy ang miracles ni Jesus. Patuloy ang healing at restoration. Patuloy ang evangelism. Ang hope natin ay matanggap natin ang kailangan nating grace from Jesus para malampasan ang ating mga pinagdadaanan. At tulad ni Juan, we need only to ask Christ at sasagot siya tulad ng pagsagot niya kay Juan. Let's pray. Lord, bakit nangyayari sa akin ang mga pagsubok na ito? Help me. I ask for grace to overcome. Malampasan ko sana ang mga ito that I could come out stronger in faith. In Jesus' name. Amen. Application. May pinagdadaanan ka ba na nagsishake sa iyong faith kay Jesus? Nagkakaroon ka ba ng mga doubts tungkol sa person ni Christ at sa kanyang mga promises? Ask God for answers and more importantly, for grace. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo, nabalitaan niya mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang pinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Mateo 11:2-3. Ako po si Alex Tinsayan. God bless you more.